Normal na ang mga kakilakilabot ng mga istorya sa mga campus dito sa Pilipinas. Ilan lamang ang mga susunod na kwento sa mga ito. Pakinggan at matakot sa mga kwentong ito. St. Paul College, UC. Nakakapagtaka na walang salamin ang ibang kwarto sa mga palikuran ng paaralang ito. May mga kwento daw kasi na may biglang nagpapakitang nakakatakot na babae sa mga salamin ng palikuran ito at tinatakot ang mga estudyante. May mga kwento din na nagsabing nagpakamatay ang isang estudyante sa isang palikuran sa eskwela ang ito. Marahil ito ang espiritu ng estudyante na nagpakamatay. Ateneo de Manila University. Ang hagdan. Isang gabi ay may isang grupo ng mga batang nag-retreat sa lugar na ito. Nang makatulog na ang ibang mga estudyante ay may isang grupo naman sa mga ito ang nagsaliksik pababa ng eskwelahan. Habang pababa sila ng hagdan ay natakot at nasindak ang mga ito. Tila ba hindi sila makaalis sa ikatlong palapag ng lugar na iyon. Pilit silang bumababa sa lugar. Pero di sila makaalis. Ang nakakatakot pa ay may isang larawan ni Kristo na sa bawat palapag ng kanilang binababaan ay nadadaanan nila ito ng paulit-ulit. Mag-ingat. De La Salle University. Bago magumpisa ang pang-alas 7 ng klase ng isang sophomore accounting student, nagpa siya siyang magdasal sa St. La Salle Chapel para sa kanyang accounting exam. Nang makarating na siya sa mismong chapel ay walang tao dito. Siya ay lumuhod, pinikit ang mga mata at nagdasal. Makalipas ang ilang minuto, may nadidinig siyang mga yabag ng paa na tila ay hirap na hirap sa paglalakad. Sa kanyang pagtataka ay binuksan niya ang kanyang mata. Nakita niya ang isang taong paika-ika, maputla at dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang damit ay punong-puno ng dugo at may bayonetang nakatarak sa dibdib nito. Ang tanging sinasambit ng kanyang nakita ay ang salitang, "Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko." Adamson University. Sa isang palikuran sa paaralang ito, may isang babae ang naghihilamos ng mukha sa may lababo. Pagtingin niya sa salamin ay napansin niya na may tumutulong dugo sa kanyang mukha. Sa likod niya ay may nakita siyang sundalong walang ulo. Taon-taon ay nagpapakita ang nasabing sundalong pugot sa mga estudyante sa paaralan. Ang St. Vincent de Paul Building na kung saan nandoon ang palikurang nabanggit ay isa sa pinakamatagal ng gusali sa paaralang iyon. Ginamit ang lugar
na execution station ng mga sundalong Hapon noong World War II. May mga haka-haka na madaming ulo ang pinugot sa mismong palikuran. College of St. Benilde. Matagal nang nangyari ang kwento nito. Isang babaeng nakasuot ng itim ang pumasok sa kwarto. Room M409. May klase sa kwarto nito. Di nila pinansin ang babaeng pumasok sa kwarto at inisip nila nakikisipin lang ito sa kanila. Bigla na lang, sa gitna ng pagtuturo ng guro, ay tumayo ang babae at unti-unting naglakad patungo sa pader ng kwarto. Nagulat at natakot ang buong klase dahil bigla na lang itong nawala. Hanggang ngayon ay natatakot pa din ang mga estudyante ng klase sa kwarto ito.